Magandang araw, kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Tayo bago makarating sa inyo, sweetheart, sabat ni Isagani. Tumingin si Andrea sa kanyang relo. Mag-aalas 4 na pala ng hapon. Malapit na tayo, 20 minutes, nasa bahay na tayo. Lalong nadagdagan ang sayang nararamdaman ni Charlotte. Nakangiting sumandal sa sandalan ng upuan habang yakap-yakap ang huggy bear na bigay ng kanyang mami na halos matakluban ang kabuuan ng kanyang mukha. Alam niya na kapag nakalipat na sila ay matatapos na ang relasyon ng kanyang mami kay Isagani at makakahanap na naman ito ng bagong boyfriend. Madami nang nakarelasyon ng kanyang mami. Ang iba, nagtatagal, umaabot talaga ng taon. Ang iba naman, ipanandalian lamang. Depende kung mabubuking na ng mga asa-asawa ng mga naging boyfriend ng kanyang mami. Oras na natapos ang relasyon, hahanap na ulit ito ng bagong karelasyon. Kahit kailan, hindi niya hinusgahan ng kanyang mami. Ito ang alam na paraan para mabuhay sila. Pero, kahit kailan, hindi pinayagan ng kanyang mami na may mambastos sa kanya alinman sa nakarelasyon nito. Dumating ang pagkakataon na talagang may boyfriend ang mami niya na gusto siyang pagsamantalahan. Halos patay ng mami niya ang mga lalaking ito. Si Isagani ang pinaka-latest boyfriend ng mami niya. 42 years old, gwapo, may kaya, at higit sa lahat, hiwalay sa asawa. May dalawang anak, parehas na lalaki, pero hindi kapisa ni Isagani. Nasa lola nito sa Australia at may kabuhayan na kaya silang buhayin. Nangako si Isagani na pakakasalan ng kanyang ina. Maayos lamang ang legal separation nito sa kanyang unang asawa. Inaasam niya ang araw na iyon para hindi na magpapalit-palit ng boyfriend ang kanyang ina. Walang kinakwento ang kanyang mommy tungkol sa kanyang ama. Kapag nagtatanong siya, ay ayaw nitong sumagot. Huwag na daw siyang mag-usisa at matagal na itong patay. Namatay sa aksidente nang umalis sa bayan nila nang malamang nakabuntis. Hindi ko sila sinisisi, sabi ng mami niya noon sa kanya. Magkasing edad lang kami at pangarap ng mga magulang ng ama mo na makatapos ito. At totoong nakataka sila sa responsibilidad sa akin, sa kamatayan. Pinaghalong sarkasmo mo at kapaitan ang tinig ng mami niya. Papasok na sila sa bayan ng bato. Nabasa na niya ang arko na palatandaan na nasa bato na siya. Sobrang sarap sa pakiramdam na may matatawag na silang sariling bahay. Hindi na sila magpapalipat-lipat. Si Charlotte mismo ang may-ari ng bahay. Hindi na sila mangungupahan, hindi na sila palalayasin kung sakaling walang pambayad sa upa. Malaki daw ang bahay na kanilang titirahan. Madaming room na pwedeng pagpilian. May terrace sa taas ng bahay na pwedeng tambayan. Isang lumang bahay na maganda ang pagkakagawa. Nakakalungkot na hindi man lang niya nakilala ang lolo at lola niya. Well, hindi bali na ang lola niya. Pero siguro ay gugustuhin niyang makilala ng adoptive father ng mami niya. Naalala niya ang pag-uusap nila ng mami niya nitong nakaraang 4 na araw. Mom, hindi ka po ba napapagod na palipat-lipat tayo ng tirahan? Saan na naman tayo makakarating nito? Malungkot na tanong ni Charlotte. Nailagay na lahat niya ang kanyang mga gamit sa dalawang malaking maleta. Malungkot na tinignan siya ni Andrea. Mom, saan na naman tayo lilipat? Saan na naman tayo dadali ng bago mong boyfriend?
Kailangan na naman nating magtago sa asawa ng new boyfriend mo. Napahinto sa ginagawa si Andrea at nilapitan ang anak. Anak, si Sagani pa rin ang boyfriend ko. Wala ka namang ibang nakikita, diba? Almost 2 years ng karelasyon ni Andrea si Isagani. Sa edad na 37, napakabata pa rin tingnan ng kanyang mami. Bukod sa likas nitong ganda, ay tunay namang maalaga ito sa katawan. Minsan nga, napapagkamalan pa silang magkapatid. Teenager pa lang kasi ang kanyang ina nang ipinagbuntis siya. Nabisto na ba ng asawa ni Isagani na may ibinabahay itong babae? Kaya kailangan na naman naming lumipat ng bahay? Hindi ka ba napapagod, mami, sa ganitong setup? Huwag mong questionin ang pagiging babae at ina ko, Charlotte. Ang nagagalit na sagot ni Andrea. Ayaw niyang magalit sa kanya ang mami niya. Pero napapagod na siya sa palipat-lipat ng bahay. Nahihiya siya every time na may nagwawala sa harap ng bahay nila. Pinalalabas mami niya, sinasabihan ng lahat na masasakit na salita. Ma'am, sabihin mo sa akin, bakit kailangan na naman nating maglipat? Napapagod na din ako. May tampong sabi ni Charlotte. Akala ko, maiisurpres ako sa'yo. Pero dahil nagagalit ka na sa akin, mapipilitan akong sabihin ang dahilan bakit kailangan na naman nating lumipat ng bahay. Ang alin, mami? Wala ka dito sa bahay. Nasa school ka. May naghanap na abogado. Ma'am, idinamanda ka na ba ng asawa ni Isagani? Ano na mangyayari sa atin? Nanlaki ang mata ni Andrea. Anak, may sorpresa ba na idinedemanda? Ang natatawang sabi ni Andrea. Naku, mami, kailangan nga nating mag-ingat. Baka sa isang araw, dumating dito ang asawa ni Isagani at saktan ka pa niya. Patuloy na talak ni Charlotte. Naiinis na si Andrea sa anak, pero kaagad ding nabura nang maisip ang sorpresa na sasabihin sa anak. Kapag may nangyari sa akin, Charlotte, tulad ng ipinahihiwatig mo, ay paano ka? Sino ang mag-aalaga sa'yo? Wala kang alam gawin, hindi pa kita pwedeng iwanan, anak. Hindi niya naisip ang mga bagay na iyon. Paano nga ba siya? Wala siyang alam. Lahat ibinibigay sa kanya ng kanyang mami. Gigising na lang siya, ready na ang kanyang food. Ginamit lang ng kanyang mami ang ganda nito para mabuhay silang dalawa. Pero kahit kailan, hindi niya maunawaan ang ganitong bagay. Bakit hindi magtrabaho ang kanyang mami para mabuhay sila? Ikinahihiya niya ang ganito nilang buhay. Natatakot siyang layuan at bastusin ng mga kakilala niya. Tuluyan ng pumisan sa may asawa ang mami niya kay Isagani. Kaya hindi niya magawang magsama ng kaklase sa bahay nila. Ayaw niyang maging tampulan ng chismis sa school niya. Hanggat maaari, umiiwas siya sa mga kaklase niya. Para sa kanya, hindi tama ang ginagawang pagbuhay sa kanya ng ina sa ganitong paraan. Ma'am, maghahanap na po ako ng part-time job. Siguro po, matatanggap na ako para makatulong sa mga gastusin natin dito sa bahay. Nakakapagod na ang ganitong buhay. Madami nang nanliligaw sa akin. Ayaw kong isipin nila na madali akong makuha basta may perang katapat. Huwag kang magmadali, anak. Hintay mong makatapos ka ng pag-aaral at may mas magandang trabaho na naghihintay sa'yo. Baby pa kita, huwag ka na lang muna magpaligaw. Nauunawa ang sabi ng ina. Alam ko kung saan ka humuhugot, Charlotte. Ayaw ko din sa ginagawa kong ito. Wala akong trabaho, wala akong natapos para makakuha ng magandang trabaho. Ginagamit ko lang kung anong meron ako. Ipinapangako ko, hindi ka mapapatulad sa akin. Gagawin ko ang lahat
para maging iba ang buhay mo sa buhay ko. And that is her body. Again, she couldn't help the sarcasm. Dito tayo nabubuhay. Kumakain ka ng masarap. Nabibili mo ang gusto mo. Nag-aaral ka sa private school. Magpasalamat ka na lamang, Charlotte, kung anong meron tayo ngayon. Nagtatampong sabi ni Andrea. Kaya nga maghahanap ako ng trabaho. Magwo-working student ako. Hindi ko kailangan, Mom, na pumasok sa private school. Ang mahalaga, makatapos ako ng pag-aaral. Mom, kaya nating mabuhay ng maayos. Hindi sa ganitong paraan. Basta pagtulungan natin sa disenteng paraan. Nabuhay ako ng maalwan. Hindi ako marunong magtrabaho dahil may kaya ang pamilyang umampon sa akin. Mahigpit sila, oo, pero hindi ako nahirapan sa material at pinansyal. Naiintindihan kita, Mami. Kaya magtatrabaho ako para sa ating dalawa. Ayoko ng ganito. Nahihiya na ako sa mga taong nakakakilala sa atin. Pumapatak ang luha ni Charlotte. Hindi tayo mabubuhay sa sweldo ng isang service crew lamang. Hindi pa umaabot sa halaga ng isang bag mo na halos baluktot ka na sa pagmamap ng sahig at pudpud na ang daliri mo sa kahuhugas ng plato. Pwede naman nating baguhin ang lifestyle natin. Mom, kaya ng iba. Kaya ko rin. Sana ikaw din. Mabubuhay ako kahit walang mamahaling sapatos, bag at damit. Pero hindi ko kaya na lagi tayong pinag-uusapan na mababa ang tingin sa atin ng mga tao. Hindi ko magawang isama ang mga kaklase ko dito sa atin dahil ayaw kong malaman nila ang sitwasyon natin. Konting panahon na lang, malapit nang ma-approve ang legal separation ni Isagani. Pakakasalan niya ako. Tinitigan niya ang ina. May pag-asa siyang nadama. Iyong abogadong nagtungo rito? Para ba yun doon? Naayos ba ni Isagani ang legal separation nila ng wife niya? Surpresa sana ang lahat. Kaya lang, masyado kang madrama. Kaya hindi na surprise. Ma'am, kanina pa puro surprise. Ano ba talaga ang kaugnay ng abogado sa paglipat natin? Nagpunta dito ang abogado ng Papa, si Attorney Ilagan. Why? That was truly a surprise. May lolo ako, Mommy? Oo, hindi lamang sa dugo. Pero siya ang nagmahal at nag-aruga sa akin. Ibig mong sabihin, Mommy, hindi ka nila tunay na anak? Akala ko ulila ka ng lubos. Hindi masyadong nagkikwento ang kanyang mami sa buhay nito. Nabasa niya ang lungkot sa mata ng kanyang ina. Wala lang silang magawa, kaya inampon nila ako ng sapilitan. Katulong ang ina ko sa kanilang malaking bahay. Ang ama ko naman ay siyang nangangalaga sa mga hayop sa mansyon. Naaksidente si tatay habang nasa trabaho. Pagkatapos, Mami, naghihintay na sabi ni Charlotte. Namatay si tatay. For the very first time, nagkwento ang kanyang mami ng buhay nito. Pero katulad ng isang libro na nabuksan, nagtuloy-tuloy ng kwento ang kanyang ina. Nanganak si inay nang hindi pa niya kabuwanan. Dala ng labis na stress. Namatay si inay habang ipinanganganak ako. Hindi man lang nila nagawang dalhin sa ospital ang aking ina. Isang maghihilot lamang ang ipinatawag ni Mama Julieta. Hindi maintindihan ni Charlotte kung galit o lungkot ang nababanaag niya sa mata ng kanyang mami. Kung nabuhay siguro ang lola niya, hindi magiging ganito ang buhay ng mami niya. Sila na ang nakagisnan kong magulang. Pinag-aral nila ako. Ibinigay ang mga pangangailangan, pero kahit kailan, hindi ko naramdaman ang pagmamahal ni Mama Julieta.
Pero si Papa Crispin, naramdaman ko ang pagmamahal niya. Pero wala siyang magawa kay Mama Julieta. Hindi si Papa ang mayaman, si Mama. Kaya siya ang nagpapatakbo ng asyenda. Nagrebelde ako sa kanila. Nagwala ako hanggang sa nabuntis ako. At doon nga, inalayas ako ni Mama Julieta. Isa raw akong kahihiyan na dumapo sa pamilya nila. Lalo na at ang nakabuntis sa akin ay ayaw akong panagutan. Patuloy ni Andrea. Hindi mo ba, Mami, sinubukang umuwi at humingi ng tawad sa kanila? Tanong ni Charlotte. Malabo akong patawadin ni Mama Julieta. Halos mapatay niya ako ng sampal at sa bunot nang malaman niyang buntis ako. Kung hindi siya inawat ni Papa Crispin, malamang nahulog ako sa napakataas na hagdan ng mansyon. Gusto niyang malaglag ang bata sa sinapupunan ko. Ang sama pala nila, Mami. Kahit kailan, hindi ako minahal ni Mama Julieta. Para bang kasalanan ko kung bakit sa kanila ako napunta. Kaya dapat, bayadan ko ng katapatan at kasipagan ang lahat ng ginawa nilang pagpapalaki sa akin. Mayaman ang pamilya ni Mama Julieta. Pero ultimo baon ko sa pagpasok sa school ay talagang tinitipid nila. Takot si Papa Crispin kay Mama Julieta. Pero hindi niya ako pinababayaan. Patago kong bigyan niya ako ng baon. Naisip ko, sana hindi na lang sila ang pamilyang nakaampon sa akin. Siguro, kahit sa mahirap na pamilya, basta ipaparamdam nila na mahal nila ako. Patuloy na kwento ni Andrea. Sa bagay, talaga namang tutol si Mama Julieta na amponin ako. Si Papa Crispin lang ang mapilit at wala nang magawa si Mama Julieta dahil mismong sa pamamahay nila ako ipinanganak at sa paglilingkod sa kanila, namatay ang aking mga magulang. Nag-umpisa ang lahat ng kalupitan na Mama noong panahong masyado na kaming malapit sa isa't isa ni Papa. Para bang ako nang itinuturing nilang anak ay nagawang pagsilosa ng aking Mama. Minahal ako ng aking Papa. Hindi lamang niya ako magawang ipagtanggol kay Mama. Kasi parang tau-tauhan lang ni Mama si Papa. Mabuti na lang pala, hindi ko nakilala at nakagis ng lola ang umampon sa'yo, Mami. Ano pa ang mga nangyari? Patuloy na usisa ni Charlotte. Itinurin ko silang totoong mga magulang. Minahal ko sila, lalo na si Papa. Nabuntis ako sa batang edad. Hindi ko talaga alam ang gagawin ko. Hindi pa ako pinanagutan ng lalaking nakabuntis sa akin. Nagtampo ako kay Papa kasi hindi man lang niya ako nagawang ipagtanggol kay Mama. Wala siyang nagawa nang pinalayas ako ng itinuturing kong ina. Kung sa tingin mo, anak, ay naging makasalanan ako, oo, inaamin ko na ginamit ko ang katawan ko para lang mabuhay tayo sa murang edad ko. Pero kahit kailan, hindi ako naging masamang ina sa iyo. Binuhay ko ikaw sa paraang alam ko at sa paraang kaya ko. Hindi man lamang pumasok sa utak ko na ipalaglag kita. Umalis ako na walang pera at nagdadalang tao pa. Ibig mong sabihin, Mami, wala kang kahit ano nang pinalayas ka? Kahit pera, wala ka? Tumango si Andrea. Napilitan na kong kupitan si Mama ng pera. Kumuha din ako ng konting alahas sa kanyang taguan. Nalaman ko kung saan niya inilalagay. Minsang pumasok ako sa kwarto nila, hinahanap ko si Papa. Pero sa di sinasadya, nakita ko na hawak-hawak niya ang lalagyan ng kanyang mga alahas. Hawak-hawak niya ang kwintas na suot mo. Galit na galit niya itong tinitingnan. Wala sa sarili. Hinipo niya ang kwintas na nakakabit sa leeg niya. Hindi ko maintindihan ang sarili ko. Bakit hindi ko magawang ipagbili ang kwintas na yan kahit na sobrang gipit na tayo? Pinagmasdan ni Charlotte ang kwintas at ang pendant nito ay may nakasulat na letrang C. Akala ko pa naman
binili mo ang kwintas na ito para talaga sa akin. Kasi ang initial, C, as in Charlotte. Siguro, dahil crispy ng pangalan ni Papa, kaya letrang C yan. Imposible naman na kay Mama, dahil Julieta ang pangalan ni Mama. Saan ka nakarating, Mommy, noong pinalayas ka? Grabe, you're only 16 at that time. Ang bata mo pa. Nakarating ako somewhere in Batangas. Tumuloy ako sa Maxes Beach Resort. Feeling turista, ang natatawang kwento ng kanyang mommy. Meron akong naging kaibigan that time. Siguro, mas matanda lamang sa akin ng 2 taon. Niyaya-niya akong lumuwas ng Maynila at maghanap daw kami ng trabaho doon. Siyempre, kahit kinakabahan, sumama ako. Kahit paano, marunong naman ako at nakatapos ng high school. Naging cashier ako sa isang maliit na mall. Pero dumating ang oras na hindi ko na maitago ang pagbubuntis ko. Lumalaki na ang tiyan ko. Patuloy pa rin sa pag-iempake ng gamit nila na inilalagay sa kahon ang kanyang mommy. Ano nangyari nang malaman nila na buntis ka pala? Hindi naman ako natanggal. Pumasok pa rin ako kahit buntis ako. Pagkatapos kong manganak sa'yo, bumalik ako sa trabaho. Halinhinan kami ng kaibigan ko sa pag-aalaga sa'yo. Hindi kami nagsasabay ng oras ng pasok para may maiwang magbabantay sa pinakamaganda kong anak. Natatawang kwento ng ina. Ang mga sumunod na kwento halos alam mo na lahat. Mami, ang layo na ng narating na kwentuhan natin. Hanggang ngayon, hindi mo pa sinasabi sa akin bakit may naghahanap sa atin na abogado. Hay nako anak, ang kulit mo talaga. Attorney ni Papa Crispin ang naghahanap sa atin. Yan ang reason bakit did nating lumipat na naman ng bahay. At this time, alam kong magiging masaya ka na dahil sigurado ako na ito na ang magiging permanent address natin. Masayang wika ni Andrea. Uuwi na tayo anak sa lugar kung saan ipinanganak at tumaki ang mommy mo. Ibig sabihin, mommy, pinatawad ka na ng parents mo kasi hinahanap ka na nila. Umiling si Andrea. Hindi siguro ako magagawang patawarin ni mama. Patay na daw si mama. Wala din nagawa ang pera niya para maligtas siya sa sakit niya sa puso. Asan si Lolo Crispin? Kamamatay lang daw ni Papa. Pero ipinahanap talaga niya tayo. Mabuti nakita nila tayo. Ang dami kaya nating naging address. Hindi sila nagsawa na hanapin tayo, Mami. Gumastos talaga si Papa ng private investigator para lang mahanap tayo. Matagal na pala tayong ipinahahanap ni Papa. Siguro nga dahil palipat-lipat tayo ng tirahan, kaya hindi agad nila nalaman kung saan tayo nakatira. Madami pang gustong itanong si Charlotte, pero naunahan na ito ng kanyang ina. Malapit na akong manganak sa'yo nang sulatan ko si Papa. Humihingi ako ng sorry kasi ninakawan ko sila ng pera at alahas. Nakatanggap ako ng sulat mula kay Papa na ipinadala daw niya sa akin ang lahat ng pera na naipon niya na siya namang ginastos natin noong panahong hindi pa ako nakakabalik sa trabaho. Wala na akong naging balita pa sa kanila. Pero hindi ako nagsawang sulatan si Papa. Kahit saan tayong address nakakarating, lagi ako nagpaparamdam. Hindi upang bumalik, kundi pagtanaw ko ng utang na loob. Lahat ng pangyayari sa'yo habang lumalaki ka, pati mga picture mo, ay ipinapadala ko sa kanila. Sa kanya ko din kinuha ang pangalan mong Charlotte. Ipinakita ko sa kanya sa mga picture na ipinadala ko na suot mo ang kwintas niya. Alam ko na babasa at natatanggap ni Papa lahat ng ipinapadala kong sulat sa kanya. Ilang taon pa lang nang huminto na ako sa pagsusulat sa kanya. Malamang, Mami, hindi nababasa ni Lolo ang mga sulat mo. Baka si Lola ang nakakakuha. Tapos,
hindi niya binibigay kay Lolo, kaya wala kang sagot na natatanggap galing kay Lolo. Anak, hindi ka na maghihirap. Mahinang bulong ni Andrea. Mom, ano pong ibig niyong sabihin? Nanlalaki ang mga matang sabi ni Charlotte. Sinabi ng abogado ng lolo mo na sa iyo ipinamana ang kalahati ng kayamanan ni Papa. Isa ka ng milyonarya, Charlotte anak. Patakbong napalapit si Charlotte sa ina. Maluha-luha niyang niyakap ang kanyang mommy. Mommy, bakit sa akin? Talaga bang sa akin? Ang hindi makapiniwalang sabi ni Charlotte. Masayang tumango ang kanyang mommy. Matatanggap mo ang pamana sa iyo ni Papa sa 18th birthday mo. Kalahati ng hasyenda ay sa iyo mapupunta. Paano nangyari yan, mommy? Hindi ka naman tunay na anak. At itinakwil ka pa nga nila. Pinabayaan ng napakatagal na panahon. Alam ko sa puso ko at nararamdaman ko iyon na totoong minahal ako ni Papa. Si Mama lamang talaga ang galit sa akin. Mahal ako ni Papa. Kaya sa iyo niya iniwan ang kalahati ng kayamanan niya. Iyan ang paraan para sabihin niya sa akin na mahal ako ni Papa. Wala din silang ibang anak at legal ang pagkakaampon nila sa akin. Hindi ko natandaan na may mga kamag-anak sila na dumadalaw sa bahay. Wala yata silang ibang kaanak maliban sa akin. Pero sabi ng abogado, mayroon daw stepsister si Mama, anak ng pangalawang asawa ng ama ni Mama Julieta. Kahit kailan, hindi nagkwento si Mama Julieta ng tungkol sa sinasabing stepsister nito. Hindi na rin ako nag-usisa kay Attorney Ilagan at masyado akong natuwa sa balita na hatid niya. Hindi ko sulat akalain sa isang iglap magbabago ang buhay natin, Charlotte. Ito na ang dasal sa lahat ng panalangin ko. Akala ko sa mga teleserye at pelikula lamang nangyayari ang ganito. Hindi pa rin makapiniwala si Charlotte sa blessing na dumating sa kanya para pa rin siyang nananaginip. Hindi tunay na magkapatid si Lola Julieta at ang Rosa na sinasabi ng abogado? Bulong ni Charlotte sa sarili. Mommy, isa na akong prinsesa. Sobrang saya ang nararamdaman ko. Wait. Sabi mo, Mommy, Rosa ang pangalan ng stepsister ni Lola. Baka siya ang may-ari ng isang kwintas. Hindi ko rin alam. Pero may posibilidad. Sagot ni Andrea. Hinipo ulit ni Charlotte ang pendant ng kwintas niya. She took a deep breath. Anong hiwaga ang nilalaman ng kwintas na ito? Kausap ni Charlotte sa sarili. Hindi na mahalaga kung sino talaga ang nagmamay-ari ng kwintas na iyan. Kung babawiin sa'yo, bigay mo na lamang. Makakabili ka pa naman ng mas maganda at mamahaling alahas kapag nakuha mo na ang mana mo. Litanya pa ni Andrea. Ano nga kaya ang kwento sa likod ng kwintas na ito? Baka naiwan ang stepsister ni Lola Julieta? Or pwede rin namang ninakaw ni Lola? Biglang napatingin si Charlotte sa kanyang mami. Saan nga po pala ang lugar na inyong pinagmulan, mami? Sa La Union, Charlotte. Nararamdaman ni Charlotte ang saya at excitement sa boses ng kanyang mami. Medyo mahabang ating ibabiyahe, pero sulit anak ang pagod natin, basta makarating na tayo doon. Pagkalipas ng isang linggo, dala lahat ng kanilang mga kagamitan. Nagbiyahe na sila papuntang La Union. Nakalimutan niyang itanong kung magkano ang halaga ng minana niya. Nahiya na siyang ungkatin sa ina dahil kasama nila sa sasakyan si Isagani na siyang nagdadrive. Niyakap niya ang hawak-hawak na Huggy Bear. Hindi makapaniwala na buong buhay nila ay sustento ng boyfriend ang ina ang bumuhay sa kanila. Ngayon, isa na siyang tagapagmana. Kapalaran nga naman. Binuksan ni Charlotte ang bintana ng kotse nang mapansin na paohon ang tinatahak nila. Wow, Mommy! Ang ganda-ganda ng view dito!
Hayun, Mami, oh. Kitang-kita ang karagatan na kulay blue ang tubig. Hindi pa siya polluted. Tuwang-tuwa, sabi ni Charlotte. Charlotte, anak, lalo kang matutuwa kapag nakarating tayo sa bahay ng lolo mo. Sobrang lapit sa dagat. Palapit na tayo sa Abukay Zigzag Road. Dahan-dahan ka lang, Isagani, paalala ni Andrea. Pinabagal ni Isagani ang takbo ng kanilang sasakyan nang marinig nila ang isang malakas na busina na nagmumula sa itaas ng bundok. Parang tunog ng isang malaking sasakyan. Takot na niyakap ni Charlotte ang kanyang huggy bear. Nakita niya kung paano sila salubungin ng truck. Isagani! Nagpapanik na sigaw ni Andrea nang makitang papalapit na sa kanila ang truck na parang nawawala ng giya. Hindi malaman ni Isagani ang gagawin. Dahil nasa gitna sila ng blind curve. Huli na para makaiwas si Isagani sa paparating na sasakyan. Nagawa nitong ibangga sa dingding ng bundok, iniwasang mahulog sa bangin. Isang malakas na sigaw ang pinakawala ni Charlotte. Napapikit si Charlotte sa huling alaala na nangyari sa kanila sa mismong aktwal na aksidente. Ngayon ay bumalik lahat sa kanya ang nangyari. May ilang taon na ang nakaraan. Nilisan niya ang lugar kung saan siya nakatayo at naglakad pabalik ng sasakyan. Ilang sandali pa ay pababa na ulit siyang patungo sa bayan ng bato. Maliit lang ang bayan na iyon. Halos lahat ng tao ay magkakakilala. Kaya alam niyang madali niyang matutukoy ang mansyon ng mga kuwebas. Makalipas lang ang ilang minuto, ay narating niya ang mansyon ng mga kuwebas. Malaki ang dalawang palapag na bahay. Luma na pero maayos pa rin ang bahay. Hindi ito napabayaan ng mga nag-aalaga dito. Maluwag ang mga bintana na yari sa kapis. Pasok ang maaliwalas na hangin. Madaming halaman na nakatanim sa paligid. Iba't ibang klase ng makukulay na bulaklak ang talaga namang makakatawag ng pansin. Anim ang bakanteng kwarto sa ikalawang palapag ng bahay. Pinuntahan niya isa-isa ang silid at pumili siya ng kwarto na kanyang gagamitin. May isang silid na hindi niya mabuksan. Hindi yata nakasama sa susi na binigay sa kanya. Malaki at malawak din ang dining room. Antigo na ang lamesang nakalagay doon. Halos mga antigong kagamitan ang nakalagay sa parteng iyon ng bahay. Pero mababakas ang pag-iingat at kalinisan sa mga gamit na nakalagay sa kusina. Kumuha siya ng tubig sa ref at kaagad na inubos ang laman ng baso. Nang mapansin niya ang natatakpan ng tirang pagkain sa mesa. Ibig sabihin, may nakatira sa bahay. Nilapitan niya ang estante na may paila-ilang delata. Naalala niya ang sabi ng sekretary ng abogado. Meron daw talagang tagapangalaga ang bahay. Kaya hindi na siya nagtaka kung bakit palinis at may pagkain sa loob ng bahay. Siguro mag-asawa ang katiwalang nangangalaga sa bahay. Lumabas siya ng bahay at nakita niya may dalawang kabayo. Ang isa ay kulay abo at ang isa naman ay kulay puti. Maganda ang tindig ng kabayo. Sino kaya ang nag-aalaga dito? Dahil wala siyang makitang tao sa loob at labas ng bahay. Sino nga naman ang mag-aakala na sa isang iglap ay magiging milyonarya ang ating bida? Galing sa hirap na umaasa lamang sa mga karelasyon ng ina, na kahit tutol siya sa paraan ng pamumuhay nila, ay wala siyang magawa. Ngayong nakarating na siya sa mansyon ng kanyang namana, ano naman kaya ang magiging buhay ng ating bida? Sino kaya ang kahati niya sa pagmamay-ari ng mansyon? Magkasundo kaya sila or ipagbibili na lamang niya ang kabahagi niya? Ano ang magiging kaugnayan ni Charlotte sa lalaking kanyang nakabanggaan sa parking ng opisina ng abogado? Mukhang magsisimula na ang kwentong pag-ibig ng ating bida. Mga kafelisidad, samahan ninyo akong ma-inlove, matakot at umiyak sa kwento ng ating bagong bida. Abangan!